Swerte raw ang mag-alaga ng koi fish. Yun nga lang, ang mahal naman. Pero bakit nga ba? Para bigyan ng mukha ang balita mo, Zorna Francis Orsio. Kung pag-aalaga lang naman ang isda ang pag-uusapan, ibahinin niyo itong fish breeder na nakilala ko. Tulad ng fish pond niyang ito, na hindi mo akalaing mga koi fish ang naninirahan, hindi mga tipikal na bangus at tilapia ha, at ang halaga, umaabot pa hanggang 80,000 pesos. Ang goldfish farm na ito sa Guagua, Pampanga, maituturing daw na pinakamalaki sa bansa. Pero hindi lang goldfish ang makikita rito. Sa laki kasi ng lupain na umaabot ng 4 na ektarya, lakas maka-aquaculture ang peg ng hinukay nila para sa koi fish breeding at grooming. Sa usaping pagbebenta naman ito, depende daw ang presyo sa kalidad at kung local o imported. Pag locally bred na, tapos selected, mura lang din naman. Pero yung mga unwanted, mas mura. Para sa mga hobbies naman din, namumurahin lang inahanap. Yung imported talaga mahal. Kasi syempre, from Japan siya. Ang pinakamurang locally bred koi fish ni Mike na 4 to 5 inches ang laki, naglalaro sa 600 to 1,000 pesos. Kung imported naman, nasa 6 to 10,000 pesos. At posible para umabot ng 100,000 piso kung mas maganda ang kalidad ng koi fish. Sa ngayon, ang pinakamahal na koi fish ni Mike ay worth 80,000 pesos. Tinatawag itong Kohaku koi fish at may habang 70 centimeters o 2 feet and 4 inches. Sa Japan pa raw ito nang galing kaya ginagamit niya ito for breeding imbes na ibenta. Yung purpose naman namin is to breed them. So kaya hindi naman kami kumukuha ng sobrang taas. Yung mga higher price, yun yung mga pang show. Ang mga mamahaling isda pa ni Mike ipinapanglaban din sa competition. Binubusisi rito kung torpedo shape ang koi fish, kung maganda ang kalidad ng kulay ng kaliskis, kung gaano ito kalaki at ang disenyo ng mga patterns ng balat. Ang pag-aalaga ng koi ay hindi rin basta-basta. Bukod sa kailangang pagtuunan ng oras, may kamahalan din. Pero kilalang simbolo ng kasaganahan ang koi. Humahatak daw kasi ito ng swerte at mabisang pantanggal pa ng stress. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang bukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.